Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Topic natin po ngayon, bloating, makabag antyan, masakit antyan, pwedeng constipation, meron ding tinatawag na irritable bowel syndrome. Ito yung laging sumasakit antyan, makulo, minsan parang dudumi, minsan matigas, kasama rin dito ang stress, anxiety, and depression. May irritable. Actually, maraming may irritable bowel, yung laging makulo at mahangin. Meron tayong mga home remedies na na-try ko kasi medyo hindi ako happy sa mga gamot sa kabag eh. Minsan pabalik-balik lang, lalo lang sumasakitan siya natin. So meron tayong mga home remedies. Andito si Doc Lisa. Pero ang mga simple home remedies muna, before yung tuturo ko mga position, pwedeng hot water bag. Pwede ka namin ka, Doc Lisa? Yung nabibili po sa Mercury na hot water bag, mura lang yun doon. Pwede hot. Lapit mo na mic mo. Okay, so pwedeng hot water bag na nilalagay. Pwede rin hot water na iniinom. Hot water na iniinom, chamomile tea, mainit na sabaw, may tulong din yan para mas ma-relax yun tiyan. Bawasan ng stress, di ba, mas relax. At meron din mga stomach massage, lalo na sa may edad. Pwedeng minamassage yung stomach, pababa, yan, ginagalaw-galaw. Kasi kaya rin nagkakakabag at constipated kasi nga hindi gumagalaw, lalo na sa may edad, yung mga may stroke. So pag minamassage-massage yung ginagalaw, mas gagalaw yung bituka, mas lalabas yung hangin, yung kabag, utot at dumi. Pwede rin maglakad-lakad. Okay? Lakad, jogging, good for the kabag, mawawala din yung kabag. At meron tayong mga position na ginagawa. Okay? So, pag may kabag kayo, ginagawa ko, pwede kayo humiga mga 1 to 2 hours after eating, mga 1 minute or 2 minutes, tapos pa side view, Doc Lisa. Yan. So, sa kama nyo, mag-side view kayo. Pwede siya nakabihan yan, side view. Mga 1 to 2 minutes, ang ginagawa ko po kasi dito, yung hangin na babago yung position. Eh. Yung hangin kasi tumataas, so yung tiyan nagagalaw. So, yung hangin sa tiyan, para umikot sa intestine yan, pinapagawa ko ngayon. Mga 1 minute, 2 minutes. Tapos, pwede ka na mag-flat, Doc Lisa. Ikaw. Kabilang side naman. Yan. Another minute. Yan. 1 minute, 2 minutes. Ayan nyo lang. Relax lang. Hindi lang malalim. Ikaw ba nauutot? Okay. So, 1 to 2 minutes. Kunwari, 1 to 2 minutes na flat naman, Doc Lisa. Dapa. Flat. Flat. Face down. Yan. So, naka-flat. Nawawa itong model natin. So, naka-flat siya, mga 1 to 2 minutes. So, inikot-ikot na natin yung tiyan. Pwedeng gumagalaw na yan. Baka nautot na kayo. Okay. Tapos, upright ulit, Doc Lisa. Knee to chest. Dandahan tayo. Higa tayo. Sige. Gawin natin to. Ito po yung gusto kong position. Yung naka-squat siya. Tapos, nakababa. Actually, hindi ko alam anong pangalan nito eh. Sabi na iba, parang praying position eh. So, yung iba tumutunog ang likod. Pero maganda dito, naipit din yung tiyan, napapalabas yung hangin. So, pwede kayong mautot dito or yeah, may tulong. O, higa na, Doc Lisa. Yung knee to chest na gagawin natin. Nanana. Okay, unan. Knee to chest. Okay, 1 knee to chest. Pwede nyo rin gawin yan. Naipit yung tiyan. Mga normally mga 5 times tapos mga 10 seconds kabila naman 5 times mga 10 seconds yan bibilisan na lang natin pero pwede niyo po gawin okay tapos dalawa naman double knee to chest double yan ipit niyo sarap yan actually good for the back rin po to maganda sa likod. Ito yung tinatawag na positional release para matanggal Doc Lisa, ang kabag, iloka, ang tingin tayo, para matanggal ang kabag sa tiyan. Okay? Wala talaga to sa libro, pero nakita ko very effective, lalo kung nagtatai kayo, makabag, na-try ko na several times. Ang merong tinuturo dito, yung yoga position for irritable bowel. Eh. May ganun. Yoga. Pero yung yoga position, sobrang hirap. Nakabaligtad pa yung ulo, nakataas pa yung paa, sa dingding. Tingin ko, hindi kaya na may edad eh. Yung ganito, mas simple lang to, mas madali. Okay? Other tips, kumain ng regular, iwas sa gatas. Minsan yung gatas, yung mga may lactose intolerance.
Yung mga pagkaing makabag. Yung mga spicy. Spicy, yung mga chichirya, nakaka-ano rin yan, kabag din. At oily food. So, wag din sobrang daming pagkain, wag sobra konti. At mainit na tubig. Yan ang secret. Mainit na tubig, hindi naman napapasok. Maligam-gam. Yung kaya mong ma-inom. Okay? Wag na muna sa malalamig para ma-relax antian at malabas yung kabag. Okay? So, sa mga may kabag, sakit ng tiyan, indigestion, irritable bowel, nagtatae, sana nakatulong tong tips natin. Doc Lisa, final tips? Yes. Kamusta feeling mo? Oo. Pag gusto niyo pong mawala yung maraming hangin sa tiyan, lalo na kung feeling niyo ayaw lumabas ng utot, pwede niyo pong gawin yung mga positions na tinuro natin. Oo, basta ikot-ikutin mo lang. Ibig sabihin lang noon, mga a few minutes para umakyat yung ano. Umakyat yung hangin. Ah, hindi pala umakyat. Lumabas. Yung hangin, gumalaw-galaw. At pag lumabas, makatulong sa iyong digestion. Salamat po.